Ito ngayon yung actual device na dinevelop natin. So, isa sa mga innovations. So, dito sa bandang baba, nandito yung kanyang power cord, power switch, at yung fuse. Dito naman, sa left side, meron ditong dalawang port for device 1, device 2. Then, sa kabilang side naman, nandyan ang device 3 and device 4. At dito sa front panel, dyan nakalagay ang LCD display. Ayan. Subukan natin iyon yung device. So, ito yung power switch. Power on. AVG controller powered by Rayax RYBG211 Lite. AVG Solutions. Don't forget to subscribe. Isang magandang araw mga ka-DIY. Ang next video na isishare ko sa inyo ay isa sa mga innovation namin. Ang home automation using Bluetooth module controller. At ang i-feature namin ngayon ay ang Rayax RYBG211 Bluetooth module controller. Shout out to Rayax Technology Corporation. At ito ang actual device na ginawa namin for home automation innovation. Na kung saan itong device na to is capable siyang mag-connect or mag-control ng apat na appliances. Ngayon, nag-provide tayo ng TV, electric fan, ilaw, at mobile charger. Iko-control natin siya. Tara, i-testing natin to. Ito yung ngayon yung actual setup ng hardware natin. So dito naka-ready na yan. So from device 1 to device 4, naka-off siya ngayon. Ayun, electric fan naka-off. Ganon din yung ating ilaw at the same time yung mobile charger natin. Ito naman yung Bluetooth controller app na developed by Team AVG Solutions. Na kung saan itong Bluetooth controller app na to is dedicated lang for Rayax RYBG211 Bluetooth module. Merong apat na controller itong mobile app na to at ginawa kong specific yung kanilang mga pangalan. TV para sa device 1, electric fan para sa device 2, lamp para sa device 3, at charger naman para sa device 4. Dito sa baba, meron ditong dalawang control kung paano i-coconnect at i-disconnect yung ating mobile phone sa mismong device. Ayan. At huwag kalimutang i-like ang Arduino Training Kit sa Facebook at AVG Solutions sa YouTube. And click here to visit Rayax Technology Corporation. So ngayon, gamit itong mobile app, isi-set up natin ngayon yung connection. I-click ko lang yung connect button. Ayan. So, once na nag-activate ngayon, yung apat na device, pwede na nating i-control yung ating mga appliances. Okay? Subukan natin yung TV. On. So, ayun. Na-open natin ngayon ang device 1. Intayin natin mag-load yung TV. So, ayan na. So, TV naka-on. Ngayon, susubukan naman natin yung device 2, yung fan on natin. On. So, ayan. Ang lakas naman, naka number 3 pala ito. Ngayon, subukan naman natin yung device 3. Ito yung ilaw. I-on natin. Ayun. So, device 3 naka-on. Umiilaw na siya ngayon. Itong next testing naman na ipapakita ko sa inyo ay isa ito sa mga features ng Rayax RYBG211 Bluetooth module na kung saan pwede kang gumamit ng dalawang mobile phone. Pwede mong i-control ng sabay yung isang device natin. Ayan, subukan natin. I-connect na rin natin yung pangalawang mobile phone. Ayan. So makikita nyo, yung mobile phone dito sa left side at mobile phone dito sa right side, pareha silang connected doon sa ating device. At ngayon, gumamit ako ng apat na ilaw
LED light para ma-i-represent natin kahit medyo malayo tayo dun sa mismong device, makikita natin yung kanyang response kung siya ba ay nag-on or nag-off. Okay, subukan natin. So, una, yung device 1, i-on ko ngayon yung device 1 gamit itong mobile phone ko dito sa right side, then on. Ayan. Kung mapapansin nyo, in-on ko yung TV or yung device 1, automatic umilaw siya, no? Nag-response ngayon yung device natin. At the same time, itong pangalawang mobile phone na hawak ko dito sa left side, naka-on na rin yung status kaya hindi sila maliligaw. Always naka-sync silang dalawa. Then, dito naman sa kabilang side, i-on ko yung device number 3. Subukan natin kung magre-response yung device. Dito ko sa side ilalagay yung isang phone. On. Ayun, umilaw siya. At the same time, yung isang phone ko is automatic, nagre-response na rin siya. Ayan. Ngayon kung lalapitan natin yung device controller, tara tingnan natin kung ano yung naka-display sa kanyang LCD. Ito yung pinakang closer look sa actual device natin para makita natin yung kanyang display. Ngayon, naka-off lahat ng device natin. Ganon din dito sa mobile phone. At so, subukan natin. So, device 1, i-on natin. Ayan. So, automatic naka-on ang device 1. Umilaw yung device 1. Device 2, ganon din. Device 3, ayan, ganon din. Kitang-kita sa display. Then, device 4, ayan. Ganoon na rin natin yung device 4, umilaw na rin. At dito sa isang mobile phone, so automatic nagre-response din yan. Dito ko naman siya i-off. Unahin natin ang device 4, i-off ko siya. Device 4 off. Ayun, automatic naka-off siya. Display dito sa phone 1 ko, naka-off na rin siya. Naka-off yung ilaw natin. Off ko yung device 1. Ayan. Naka-off na yung device 1. Naka-off din dito sa status na isang phone. At the same time, yung actual na ilaw naka-off. Device 2, in-off ko na din. Then, lastly, i-off natin yung device 3. Off. Ayan. Naka-off na lahat sa display. Naka-off na sila lahat. I-on ko ulit siya dito. Ayan. Pwede kong i-off sa isang mobile phone. Kung tatlong mobile phone ko, pwede kong i-on sa isa. Pwede kong i-off sa isa. Okay? So, yan. At dito po nagtatapos ang aking video ngayong araw. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay at magandang araw sa ating lahat.